sandamakmak na langis at gas sa Cotabato Basin, magpapamura ng kuryente sa Pilipinas? Ang Department of Energy ay nagbigay na ng pahintulot sa SK Ligwasan Oil and Gas Corporation na simulan ang pagsasagawa ng oil at natural gas exploration sa Cotabato Basin. May layunin itong mag-develop ng 72,000 hektaryang lugar na puno ng potensyal na mga yamang petrolyo. Sa hakbang na ito, inaasahan ang pagtuklas na mga bagong mapagkukunan ng enerhiya na makakatulong sa pagpapaunlad at pagyaman hindi lamang ng rehiyon, ngunit maging ng buong Pilipinas. Ang Cotabato Basin ay isa sa mga pinakapaborableng lugar para sa komersyal na pag-ukumula ng langis sa Mindanao. Ito ay nagtataglay ng makakapal na mga sedimentaryong bato. Kaya naman maraming posibilidad sa lugar na ito para sa mga structural at stratigraphic traps. Ang maximum na kapal na mga ito ay umaabot sa 6,000 hanggang 14,000 talampakan. Ang pag-apaw ng langis sa isang mababaw na butas sa hilagang Cotabato ang nagpakita na meron talagang presensya ng mayamang petrolyo sa Cotabato Basin. Ang Cotabato Basin ay isang depot center na matatagpuan sa south central portion ng Mindanao. Ito ay napapaligiran ng Lanao Bukidnon Highlands sa hilaga, Tiruray Daguma Highlands sa kanluran at timog kanluran, Apo Parker Range sa timog silangan at Central Cordillera sa silangan. Ang kabuuang lawak ng Cotabato Basin ay umaabot sa 1.2 million hektarya o 12,000 square kilometer. Ang pinakamalalim na kapal ng deposito ng langis at gas ay tinatayang nasa 8 kilometro. Kinikilala ang Cotabato Basin bilang isang back arc basin. Ibig sabihin ay konektado ito sa mas malaking basin na matatagpuan sa East Indonesia. Sa aspeto ng lokasyon, matatagpuan ang Cotabato Basin sa mga probinsya ng North at South Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat. Inihahalintulad ang Cotabato Basin sa Agusan Davao Thru dahil tila isang half-gray bend din ito. Ang basin ay tumatanggap ng mga sedimento mula sa Central Cordillera. At noong mga panahon na ang Tiruray Highland ay aktibo, ito rin ay naging pangunahing pinagmumula ng mga sedimento. Sa kabilang banda, ang Lanao Bukidnon Volcanic Area ay naging source din ng mga sedimento matapos ang panahon ng Miocene. Sa kasaysayan nito, ang Cotabato Basin ay bahagi ng nag-subside na North Trending Trough mula sa Mindanao Sea hanggang sa Celebes Sea. Ang pagtuklas sa Cotabato Basin bilang isang lugar na may malaking deposito ng langis at gas ay sinusuportahan ng mga sumusunod na geological and scientific facts na nagkwalipika at nagklasipika sa lugar bilang isang potensyal na area para sa langis at gas. Una ay dahil isa itong potential source of cup rocks. Ang Cotabato Basin ay sinasabing mayaman sa mga fossiliferous marine Miocene at Pliocene shales at mudstones na maaaring maging source ng langis at cup rocks. Pangalawa ay isa itong potential reservoir rocks. Ang mga limestone ay malawakang matatagpuan sa mga iba't ibang lugar at maaaring maging ang mga reservoir rocks. Ang Eocene limestone na may kapal na mahigit 2,000 talampakan at mga Miocene at Pliocene limestone sa basin ay may kapal na 150 hanggang higit 1,500 talampakan. Maraming Miocene at Pliocene sandstones at conglomerates ang maaaring maging reservoir sa Cotabato Basin. Ikatlo, ay maaari itong maging isang potential structural traps. Merong ilang kilalang mga estruktura sa Cotabato Basin na maaaring maging mga traps. Ang Cotabato Basin ay merong maraming mga surface anticlines at iba pang mga estruktura na makakatulong sa pagkuha ng mga hydrocarbon. Ang pinakanakamamangha sa mga ito ay ang Rojas Anticline. Ang Rojas Anticline ay ang pinakamalaki at pinakamahusay na petroleum prospect sa Southern Cotabato Basin. Ito ay isang saradong estruktura na may habang 14 milya at lapad na 4 milya at nabuo sa Miocene, Pliocene at Pleistocene na mga bato. At huli ay dahil isa itong potensyal na stratigraphic traps. Ang Cotabato Basin ay may mataas na posibilidad para sa mga stratigraphic traps na maaaring maging mahalaga pagkatapos na malinaw na maunawaan ang mga ugnayan sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng exploratory drilling sa mga kilalang estruktura.
Ngunit alam mo ba na ang kasaysayan ng pagsusuri ng langis at gas sa Pilipinas ay tunay na nagsimula sa Cotabato Basin? Sa taong 1916 hanggang 1996, may kabuuang 12 na balon ang nadiskubre at binuta sa Cotabato Basin. Ang pinakauna sa mga ito ay ang Dulawan 1, na orihinal na isang balon ng tubig. Ngunit kalaunan ay kinatagpuan ng mga buhangin na may langis at nakakapag-produce ng 12 barilis ng langis kada araw. Ang Dulawan 1 ay natuklasan noong 1916 sa Dulawan Poblacion, isang barangay sa Datupyang, isang munisipalidad sa lalawigan ng Maguindanao. Ito ang unang pagsusuri sa Mindanao at umabot ito sa kabuuang lalim na 1,800 talampakan at nakakuha ng mga indikasyon ng langis at gas na may kaugnayan sa salt water mula sa mga sandstones. Sa ilalim ng Resumption Act sa loob ng mahigit na 2 dekada, itinuring na no man's land ang Cotabato Basin pagdating sa pagsusuri ng langis at gas. Nagsimula ang pagbabago ng ma-elect si Mayor Rodrigo Roa Duterte or PRRD ng Davao City bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 2016. Sa industriya ng langis at gas sa Pilipinas, may 3 mahalagang ambag si PRRD na nagdulot ng epekto sa pagpapatuloy ng aktibidad ng petrolyo sa Cotabato Basin. Isa na dito ang pagpirma ni PRRD sa Republic Act or RA number 11054 o kilala rin bilang Bangsamoro Basic Law or BBL. Ito ay isang batas upang palakasin at palawakin ang Organic Act para sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Noong Oktubre 2019 naman, habang nasa state visit sa Russia, binigyan ni PRRD ng tiyak na utos si dating Governor Suharto Teng Mangudadato ng Sultan Kudarat na simulan na ang drilling ng langis at gas sa kanyang probinsya, kasama na ang Ligwasan Marsh. Noong 12 ng Enero 2022 naman, naglabas ng presidential memorandum si PRRD na nag-uutos sa Department of Energy na pirmahan at ipagkaloob ang Petroleum Service Contract or PSC 77 sa SK Ligwasan Oil and Gas Corporation, isang all-Filipino Mindanao-based company. Sa ilalim ng PCECP, ang Cotabato Basin ay nahahati sa 2 lugar, Area 09 at Area 10. Ang Area 9 ay nasa loob ng mga probinsya ng Sultan Kudarat at South Cotabato sa Region 12, samantalang ang Area 10 ay nasa loob ng BARM. Ang Area 9 ay sakop ng jurisdiction at regulasyon ng DOE, habang ang Area 10 ay kontrolado ng BARM. Noong 3 ng Nobyembre 2020, isinagawa ng DOE ang isang bidding para sa Area 9 na sa huli ay napalalunan ng SKLOGC. Noong 7 ng Abril 2022, nilagdaan ng Energy Secretary Alfonso Cusi at nang may akda nito ang Petroleum Service Contract 77. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa'yo, i-check ang link sa description at comment section ng video nito para mag-join sa Facebook group. Ang kabuuang lawak ng PSC 77 ay 72,000 hektarya na sumasakop sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at South Cotabato. Ito ay naglalaman ng malaking deposito ng natural gas, 3.4 TCF, sa mga barangay Bilomen, Gansing 3, Lagaw at Tambak sa bayan ng Lambayong, Barangay Bambad sa bayan ng Isulan, Bambad 2, at Barangay Bedtubo sa bayan ng President Quirino. Kasama rin dito ang malalaking yaman na deposito ng langis, 4.8 BBL sa Rojas Mountain Range sa pagitan ng mga bayan ng Tantangan at Bangga. Sa lalawigan ng South Cotabato, ibinigay ang 7-taong work program para sa pagsusuri ng 25-taong kontrata sa SKLOGC na maaaring palawigin pa ng higit 25 taon kung magtatagumpay ito sa kanyang mga layunin sa pagsusuri ng PSC 77 area. Ang mga susunod na henerasyon ay tiyak na makikilala ang kahalagahan ng Cotabato Basin ng bansa. At maging ang kasalukuyang henerasyon ay makikiisa dapat at sumuporta sa malaking eksplorasyon na ito. Kung magagawa ng SKLOGC bilang kontraktor ng PSC 77 ang matagumpay na pag-extract at produksyon ng 3.4 TCF na natural na gas sa mga lugar na Sultan Kudarat at ng 4.8 BBL na langis sa Rojas Mountain Ridge ng South Cotabato, ang kontribusyon ng Cotabato Basin sa ekonomiya ng Pilipinas ay magiging napakalaki. Dahil ang 3.4 TCF ng natural na gas ay maaaring mag-supply ng enerhiya sa 3 hanggang 5 planta ng kuryente upang makalikha ng 3,400 megawatts ng mura, malinis at abot-kayang kuryente.
Kung ang buong deposito ng langis at gas sa Cotabato Basin na tinutukoy sa PSC 77 or Area 9 at Ligwasan Marsh Area 10 ay magpuproduce, ang Pilipinas ay magiging isang otomatikong miyembro ng Oil Producing Exporting Countries or OPEC sa buong mundo. Ang rate ng kuryente sa Pilipinas kasama ang mga presyo ng mga produktong petrolyo ay magiging katulad ng antas na matatagpuan sa mga bansang miyembro ng OPEC. Kaalam, natuwa ka bang malaman na may panibago na namang pagkukunan ng langis at gas ang Pinas? Namangha ka ba na maaaring magmura ang kuryente sa mga susunod na taon? Kung meron ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panuorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito po ang inyong kaalam na nagsasabing, "Knowledge has a beginning but no end."